Nakakatuwang pagmasdan yung mga stocks natin dito sa office kasi sobrang dami na. Parang kailan lang nag-start tayo sa bahay. Hi, Wabis! Ayan! Let's lang namin sa inyo that we are now improving our Alexis and Prada. Ayan, so dati sa bahay lang tayo, sa misala lang gumagawa. And ngayon, eto, kailangan na natin ng mga gondola at mas malaking space para mas maging maayos yung service natin sa ating mga clients. Dahil nga, ngayon eh, nagsusupply na tayo buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakakatuwa mga B, dahil alam nyo naman, start lang tayo sa ganun ng kasimple at ganun ng kaliit noon. Kaya sa mga gusto mag-business dyan, pwedeng-pwede yun ang simulan yan. Alam nyo, ang pagninegosyo, hindi naman talaga madali. Sabi nga nila, diba? Sugal naman talaga. Pero di ba rin ang sumugal, basta dito sa negosyo tayo susugal, huwag sa ibang bagay. Kasi dito may chance tayo. So, ma-advise ko lang po sa mga gusto mag-start ng business katulad ko, na unang-una dapat, yung lakas ng loob, yun ang talagang meron tayong baon. Kasi hindi naman lahat ng nagninegosyo meron malaking kapital. Katulad ko, start lang ako ng paisa-isang bote, yung mga labels na yan, yung mga models na yan, kami-kami yan, mga anak ko yan. Tapos kami gumagawa ng mga layout and yung mga stickers. So sa amin lahat. Pero hindi ko rin bukod akalain talaga na papatok siya at lahat halos dito sa Pilipinas na mga laundry shop is sa amin na kumukuha. Kasi nga very concentrated tayo, meron tayong 250 ml, 100 ml na rin ngayon kasi ginagamit na rin nila to sa mga bahay. So ito yung gondola natin, di pa nabubuksan yung isa. Kailangan na natin ng mga ganito mga bidet, sobrang dami ng umu-order sa atin. Nakakatawa at sobrang nabibless tayo ng ganito. Kaya naman, kung ano yung talent mo, labas mo lang yon, tapos dun mo subukan. Kung saan ka magaling, dun mo subukan. And syempre, dapat huwag mong panghinaan kagad ng loob yung wala ka kasing kapital, magsimula ka kasi sa maliit, okay lang yon. Kasi ganun lang din naman ako nag-start. Ang importante kasi para sa akin, isubukan ko. Subukan ko, at kung hindi man maging maganda yung resulta, susubukan ko pa rin ulit. Hanggang sa ma-perfect ko na yun, hindi naman ganun kadali na ginawa ko ito mga B. Pero ngayon, tingnan mo, meron na akong office. Diba? Parang kailan lang, nag-print lang ako ng office-officean ko para meron akong kunyaring office. Tapos nakaprint yung tarpon, nasa likuran ko lang. Pero ngayon, ayan, yung restricted area pa tayo na kung saan doon namin ginagawa yung operation namin o yung mga production namin dito sa Alexa Cent. Dito na rin yung sa office namin kung saan ginagawa din yung mga signing contract doon sa mga nagpapasetup sa amin ng mga laundry business. Kaya naman sa lahat ng gusto magpasetup ng laundry business, pwedeng-pwede po kayo pumunta dito sa Imbos, Cavite at nag-i-install po kami nationwide. Dito sa JLX mga bi, tinuturo na rin namin kung paano ang operation, kung paano maiiwasan ang masira tayo sa kliyente. Dahil napaka-importante na malaman natin ang tamang pamamaraan ng operational sa business ng laundry. So meron tayo dito ang example kung paano sila bumili sa atin ng mga bulk orders. Per box talaga ang bili ng mga ating mga client sa Alexa Cent. Thank you mga bi, sana nagustuhan niyo yung video ito. Please subscribe and follow our page. God bless!